Itinuloy ng maraming pamilya at magkakaibigan ang kanilang New Year celebration sa mga amusement park at mga libreng pasyalan. Jam-packed ang Quezon City Memorial Circle sa dami ng mga nagbonding. May live report si Raffy Tima. Raffy. Emil, hindi na nga lang sa mga mall, pinili natin mga kababayan na i-celebrate itong unang araw ng bagong taon, kundi sa mga parke at mga amusement parks. At hindi lang sa mga taga rito sa Quezon City, kundi dumayo pa sila mula sa mga probinsya. Matapos ulanin noong Pasko, patok ngayon sa mga namamasyal ang mga amusement rides dito sa Quezon City Memorial Circle. Karamihan mga pamilya, magkakaibigan at magkakaanak piniling magtungo dito sa Quezon Circle dahil sa dami ng mga pwedeng gawin at pasyalan. Hindi na kasi kailangan lumayo para maranasan ang mga tinaguriang big rides tulad ng wild wind ride at higanting ferris wheel. Pagtiyak naman ang pamunuan ng Circle of Fun, nasa kondisyon ng lahat ng kanilang rides. Kada dalawang oras daw, sandaling itinitigil ang kanilang rides para inspeksyonin. Morning pa lang, tine-check yan. Then bago mag-operate regularly, mas concerned kami kasi yun ang heart and soul ng business na to, yung safety talaga. Dalawang amusement rides dito sa Quezon Circle. Pero bukod sa mga rides, meron ding libreng lugar kung saan pwedeng maglaro ang mga bata. Ang mismong fountain area, puno rin ng mga tao. Ang iba, ginawang bonding ang paglalaro. Dahil sa siksikan, ang iba, naglatag na lang sa simento. Ang pamilyang ito galing pa raw ng Pandibulacan at pinili magtungo rito para ipagdiwang ang bagong taon. Mas masaya po pagsama-sama. Yeah, po. Kahit maraming tao, okay lang? Okay lang po. Basta sama-sama kami. Ang iba naman, sa katabing Ninoy Aquino Parks and Wildlife Center, piniling mamasyal. Kahit walang mga rides, basta sama-sama daw ang pamilya sa unang araw ng taon, sapat na bilang panimula sa taong 2020. Ang ibang namamasyal, kanya-kanyang latag ng mauupuan. Ang iba naman, nagtayo na ng tent para may masilungan. Ang pamilya ni Sushmita, sa New Year lang daw nagagawang magsama-sama, kaya sinamantala na ang pagkakataon para mamasyal. Year-end, family bonding naman. Para, syempre, para pagpasok ng 2020, masaya naman, di ba? Kung ang marami pamamasyal ang ginagawa sa unang araw ng 2020, ang pamilyang ito, pinili namang mag-ehersisyo sa unang araw ng taon. Sinamantala ang makulimlim na panahon para mag-jogging sa UP Academic Oval. Tradisyon daw itong nais ng padre di pamilya na makagistan ng kanyang mga anak, alang-alang sa magandang kalusugan. We end the year with a good run, and then the following day, we start it again with a good run. Para paglaki nila, yun din ang gagawin nila para sa sarili nila o sa magiging anak nila. You could feel the adrenaline when you ran, and it just feels good, you know. Kanina, Emil, bahagyang umambon kaya medyo nabawasan yung bilang ng mga tao dun sa may Quezon Memorial Circle dahil yung inaasahan ng iba, baka tumuloy ito at umulan. Pero ayon sa pamunuan ng Circle of Fun, ay kapag hindi bumuhos yung ulan at marami pa rin tao, ay posibleng hanggang alas 2 na madaling araw sila bukas. Emil? Sa ibang pasyalan, Raffy, naging problema ang basura dyan sa Circle of Fun sa Quezon City Memorial Circle. Parehas bang naging problema yon? Oh, Emil, may napansin din tayo mga kalat ng basura doon sa may Quezon Memorial Circle. Bagamat marami pang tao kanina, so hindi pa talaga natin makita yung full extent, yung dami ng basura. Pero marami tayong nakita kanina ng mga basura na punong-puno na. Yung iba naman ay nakakalat na lamang sa paligid yung mga basura. Kaya nga paalala kanina, ibinahagi din sa atin ang pamunuan nitong Quezon Memorial Circle at maging ng Circle of Fun. Sana naman ay gamitin ng maayos yung mga basurahan nitong mga namamasyal doon. Kung puno na yung mga basurahan, ay kahit sa iba, sa ilalim na lamang nung basurahan ilagay yung kanilang mga basura. Pero hindi pa natin makita ng extent yung extent kanina, Emil, dahil marami pang tao. For sure, bukas ng umaga or madaling araw ay makikita natin kung gaano na katalaga kadami yung mga basura doon. Ang nagiging problema kasi, Emil, medyo, bagamat meron mga basurahan, again, sa dami ng mga tao, mabilis itong mapuno at medyo magkakalayo ang mga ito. Alam naman natin ang ating mga kababayan, kapag walang makitang malapit na basurahan, hindi nakaugalian na ikip muna yung mga basura at itatapon na lamang pag nakakita ng basurahan. Gusto, agad-agad i-dispose yung mga basura. So, yun yung nangyayari. Kapag walang makitang basurahan, nilalagay na lang sa tabi yung kanilang mga basura. Bagay na sana nga daw ay mabago na yung kaugalian ito, Emil.
Rafi, pagdaan ko kanina dyan sa elliptical road, umabot sa labasan yung parking lot ng mga bisita. Kamusta ang seguridad sa loob at labas ng amusement park? Yun na nga naging problema kaninang hapon na Emil hanggang sa labas umabot na dahil walang mga parkingan yung ibang mga kababayan natin na nagtungo roon. Although karamihan naman ang mga nagtutungo dito sa Quezon Memorial Circle at sa Circle of Fun kanina ay gumamit ng public transport, marami pa rin yung mga nakapribadong sasakyan lalo na yung mga galing sa mga probinsya. Pero pagdating naman ng gabi, Emil, ay nakapark na rin ang mga ito dahil unti-unti nga nabawasan yung bilang ng mga tao roon dahil nga medyo umambon na kanina. Pagdating naman sa seguridad, may mga namata naman tayong mga pulis na nagro-ronda sa loob at labas nitong Quezon Memorial Circle, kung kaya't kampante naman yung ating mga kababayan doon sa kanilang seguridad. Wala rin namang nabanggit sa atin yung pamunuan na nagkaroon ng mga insidente ng pickpockets doon sa area. So masasabi natin naging matiwasay naman insofar as security is concerned yung kalagayan doon kanina, Emil. Maraming salamat, Rafi Timang.